Hello, 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 hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, at mga karaydon sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong sanglibutan ito na nilikha pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli, Bishop Leo Tangonan upang pangunahan ang episode 419 ng Ride On na Ministry para sa ating Sunday Divine Word Service. Araw po ng Sunday, April 18, 2021, na kung saan ngayon ang pangatlong linggo ng panahon ng paggabuhay na maguli ni Jesus. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On in the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Manalangin tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Aming Ama at aming Diyos, ibinubukas po namin aming mga puso, isip, aming kabuuang buhay, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo, O Diyos. Kasama ng aming malubos na pagpupuri, pagsamba sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Gayun din, Panginoon, lakip ang aming pagkilala na ikaw ang siyang kalubusan sa pamagitan ng iyong santo, ng iyong pag-ibig at grasya. Upang kami, Panginoon, ay makaranas muli ng panibagong biyaya sa pamagitan ng sama-samang pananambahan namin, O Diyos. Ilinisin mo ang aming mga puso, gayon din aming mga isipan. Pagkaloob mo sa amin, O Diyos, ang inyong pangunawa, ang inyong pagpapatawad sa lahat ng aming pagkukulang. Maging karapat dapat kami sa inyo at gayon din sa iyong kalooban at sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Tayo po ay magpuri sa banal na pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Sagutang pagbasa na kung saan ay masusumpungan po natin sa awit kabanatang 4 sa mga talatang 1 hanggang 8, mga ride on sa ating Panginoong Jesucristo. At ang ating magiging katugunan ay ang
pag-awit natin ng Diyos ay tinggin yung music. Yes, yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasan. Ikaw na humahango sa dusat ko't hirap. Ngayon pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin iyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang halaga't pagsisimaling? Dapat makapagguro ninyo at malaman na mahal ni Yahweh akong kanyang hirang. Di nirinig niya sa pananawagan. Diyos, tinggin ang daing iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Ihandog kay Yahweh ang wastong alay. Ang pagtitiwala sa kanya ibigay. Diyos, tinggin ang daing iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapili. Ang marami riyay yaong nagsasabi, masaganang biyaya ay buhusan kami at pagkalooban ng habag mo, Yahweh. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin hindi na di hamak. Sa galak na angkin nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Diyos, tinggin ang daing iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw ay Yahweh ang nangangalaga. Diyos, tinggin ang daing, iligtas
ligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain. O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, pagsamo, pagsisisi namin iyo pong tanggapin. Linisin mo kami, pagindapatin, upang kami, O Diyos, ay maging malubos sa araw-araw, maging karapat-dapat na kung saan ay tumanggap ng iyong biyaya. Ang banal na salita, mensahe mo na nais mong ibabatid sa amin sa pagkakataon na ito. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. At bago natin pakinggan ang mensahe ng buhay sa pagkakataon na ito, ay atin pong awitin itong isang imno o hymn. Ang pamangat dito ay Praise His Name. Yes. Sa iba naman, ang nakalagay na pamagat ay Take the Name of Jesus with You, na ito po ay isinulat ni Lydia Baxter noong 1870. At ito ay hango sa Philippians chapter 2 verses 9 to 11. At gayon din kung saan ay nilapatan ng musika ni William H. Duane noong 1871. Kaya kung meron kayong imnaryo, Tagalog man, Ilocano man, Kapampangan man, Cebuano, English, buksan ninyo at sabay-sabay natin naawitin. Kung wala naman kayong imnaryo, ay pwede ninyong saliksikin ng inyong internet. I-google ninyo, i-type ninyo ang Take the Name of Jesus with You. Antimano lalabas iyan. Yes. Awitin po natin ng mataos puso at maramdaman natin yung mensahe na dala nito. Take the name of Jesus with You, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it then wherever you go. Praise His name, oh how sweet, oh how sweet, of a birth and joy of heaven. Praise His name, oh how sweet, of a birth and joy of heaven. Take the name of Jesus ever, as a shield from every snare. If temptations run you gather, with that holy name in prayer. Precious name, my sweet, oh how sweet, of a birth and joy of heaven. Praise His name, praise
Jesus' name, oh how sweet. Oh, the burden, joy of precious name of Jesus, how it thrills our souls with joy. When we this love receive, then his song and thanks employ. Precious name, praise my sweet. Precious name, oh how sweet. Oh, the birth and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him when our journey is complete. Precious name, precious name, oh how sweet, oh how sweet, oh the burden joy of heaven. Precious name, precious name, oh how sweet, oh how sweet. And joy of heaven. Amen. Yes, amen at amen sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay tumungo sa mensahe ng buhay na kung saan ay nais po na iparating sa atin. Ang ating pong paksa sa umagang ito para po sa third Sunday of Easter. Mula sa ating lectionary, one of the biblical lectionaries has been indicated sa material na ginagamit natin at ginagamit din ng ibang denomination, lalo na ang United Methodist Church at gayon din ng AM Pilipinas. At ang pinakapaksa natin, mga kapatid, sa Panginoon ay dalawang katanungan ni Jesus. Pag-iisip kanyang binuksan, yan po ang ating pong tatalakayin ng ating pinakasalalayan ay masumpungan natin sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kabanatang 24 sa mga talatang 36 hanggang 49. Yes, merong dalawang napakahalagang katanungan dito si Jesus. Kanino sa kanyang mga disciples, ang mga witnesses ng kanyang pagkabuhay na maguli na ito po ay naganap na at inaalala. Ang kanyang unang katanungan ay, ano't kayo'y nagagalumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Yan ang first question. At gayon din ang pangalawang katanungan niya ay, may makakain ba riyan? May makakain ba riyan? Yes, tignan natin kung ano ang nais na iparating ng banal na kasulatan ito na kung saan ay napakahalaga po na ating pong tatalakayin. Gaya purihin po natin ang Panginoon at ready na ba ang ating mga isip, ang ating mga puso sa ating pong pagtalakay nito. Well, ang pinaka-context nito, mga kapatid, sa ating Panginoon Jesus with His disciples. Maaring kasama niya rin dito ang mga Maria.
kung kanya't samantala na pinag-usapan nila ito. Ibig sabihin yung pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ngayon si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Tumayo sa gitna nila si Jesus. At ang kanyang sinabi, sumain niyo ang kapayapaan. Yan ang kanyang maliwanag na sinabi sa kanila. Na kung saan naman ay nagulat sila na meron pong kasamang takot sapagkat ang kanilang pag-aakala ang tumayo sa kanilang kalagitnaan ay isang multo. Isang multo ang nasa harapan nila. Yan ang kanilang inakala. Kung kanya't dito ay sinabi ni Jesus ang kanyang unang katanungan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Ano kayo'y nagagalumihanan? Bakit nag-aalinlangan kayo? Isang bersikulo pero dalawa na magkasama ang katanungan. Maliban sa isang katanungan pa, ibig sabihin nun, hindi lamang dalawang katanungan, kundi tatlo pa ang katanungan. Ano kayo'y nag-aalumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Kung kanya't sa pagkakataon na yan, mga ka-ride on sa ating Panginoon sa Kristo, with the fullness of His transparency and honesty, as a living manifestation of God the Father, na kung saan ay tunay nga naman na yung kanyang sinabi pagdating ng ikatlong araw ay siya ay mabubuhay naman muli. At yan po ang nangyari. Ganun pa man, ginawa ni Jesus sa kanila ng harapan na kung saan ay kanyang ipinakita ang kanyang kamay at gayon din ang kanyang paa. Tignan ninyo, yan ang kanyang sabi, tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito, hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Tulad ng nakikita ninyo. Ngayon, pagkasabi ni Jesus yan sa kanila, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. As a concrete, probable evidence, diba? Diba yun din ang siyang hinahanap ni Thomas na tinaguriang kambal? Siyempre, ang ating Panginoon sa Kristo ay mahal niya ang kanyang mga disciples. And other added witnesses during the time
Walang inilihim si Jesus sa kanila. Lahat ay open si Jesus sa kanila. It's an open book. It's an open leading light na walang itinatago sa kanila. Pero mga kapatid sa Diyos, di ba napaka-importante yung magkasamang dalawang katanungan? Na ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? At tamang-tama lang yung message ni Jesus sa kanila na kinakailangan na suma kanila, kanilang maranasan, kanilang maramdaman ang pagkamalapit ni Jesus sa kani-kanilang mga buhay. Nang Jesus na ito nakatayo sa kanila, na sa kanilang harapan, na kung saan na inumang pagkakataon ay handa na makapagbigay ng anumang kagaan ng laloob sa kanilang mga kagulumihanan at gayon din sa kanilang pag-aalinlangan. Kaya tama yung sinabi ni Jesus, suma inyo ang kapayapaan. Suma inyo ang kapayapaan. Mga ka-ride on sa ating Panginoon sa Kristo, magpahanggang sa ngayon ang konteksto ng sanglibutan at nakararaming nilalang, di man natin nilalahat. Lalo na itong napakahirap na panahon natin ng pandaigdigan na pandemya na kung saan marami hong nakakaranas ng kagulumihanan. Maraming nadidepress. Maraming nagkakaroon ng anxiety. Maraming naguguluan ng isipan. Gayon din ang damdamin. Na kung saan sa mga iba't ibang kontekstong nararanasan niya na nauuwi. Sa katotohanan na kung saan ay maaring nagkakaroon din ng pag-aalinlangan ang tao. Kaya nga, naakma lamang ang sinabi ni Jesus na sumain niyo ang kapayapaan. Every one of us is in need of peace, shalom, kapayapaan. Kapya, kunana, tilokano, talma. Maraming tao sa panahon na ito na kung saan ay maaring nawawalan ng kapayapaan because of these troubled words. Because of this situation na hindi natin inakala na mangyayari. Hindi natin inakala ang lawak ng epekto nito. Hindi natin inakala na ganyan karami ang mga nasawi ang buhay, na hindi natin inakala na kung saan
mga pagumutan ay punong-puno ng pasyente. Nagkukulang ng mga higaan. Maaring pati na yung mga aisles ay meron daling mga higaan. Marami na kung saan ay nahahawaan ng COVID-19 at gayon din ang tinatawag nilang variant. Bagaman na meron din mga gumagaling na marami din. So many reasons kung bakit ang sanglibutan, ang mga tao ngayon ay nakakaranas ng kagalumihanan na nauwi sa pag-aalinlangan. At gayon din na kung saan ay iniisip kung anumaga ang siyang kalutasan ng mga ito. Ang baksin ba? Ang pagsusuot ba ng face mask, ng face shield? Ang tayo ay layo-layo ng 1 meter away sa bawat isa? O iba pang prescriptive medicines and medication na maaari natin na gawin. Pero nandun pa rin nakakaranas ng kagalumihanan, nag-aalinlangan. Kaya maraming nagtatanong, ikaw ba bro ay magpapabaksin? Ikaw man bro, ikaw da ay magpapabaksin din? So many questions sa panahon na ito. Meron mga blatant question na kung saan tinatanong, meron bang Diyos na buhay? May mga nagtatanong na natutulog ba ang Diyos? May mga nagtatanong na bakit kung merong Diyos, bakit hinayaan ang ganitong pangyayari? At sa bawat katanungan, mga kapatid, sa Panginoon ay merong karagdagang katanungan. At sa bawat karagdagang katanungan ay meron na namang sumusulbot na panibago at panibago at panibagong katanungan. Kaya nga po ang magkakambal na dalawang katanungan na ito na iisa, ano kayo'y nagagalumihanan, bakit nag-aalinlangan pa kayo? Well, kaibang konteksto ito sapagkat ang kanilang pag-aalumihanan at pag-aalinlangan na kung saan ay meron silang naramdaman na sila'y gulat at takot sapagkat ang kanilang pagkakala ay multo ang siyang nasa kanilang harapan. Multo ang nasa kanilang harapan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon ay dito sa naging revelasyon ni Jesus ay lumalabas na meron pong multo. Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Diba? Yes, kung may multo na kung saan ay kinakatakutan ng tao, lalo na sa mga panahon na madidilim, diba? Pero maaari din ang multo ay isang konteksto ng haka-haka na iyan ay nasa isipan. Diba? Kung paano ang ating isipan naglalaro na kung saan na nakagaisip ng mga bagay-bagay na kung saan ay
Nagkakaroon ng simbuyo ng gugulat at gayon din ng takot at gayon din nagkakaroon ng imagination, nagkakaroon ng illusion, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos. And then, all of a sudden, minumulto siya ng kanyang iniisip. Tumataas pa ang blood pressure. Naapektuhan pati damdamin, pakiramdam. At meron din naman, mga kapatid, sa Diyos na klase ng multo sa buhay ng tao o sino paman. Na kung saan ang mga bagay-bagay na kung saan ay ginagawa ng tao na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga kasamaan at gayon din ang mga bagay-bagay na ginawa natin laban sa kapwa sa panahon na tayo po ay nakasakit, sa panahon na tayo po ay kung saan ay hindi nakapagbigay ng magandang ehemplo. Kung meron tayong mga intentional and unintentional na mga nagawa sa mga nakalipas na pamumuhay natin na hanggat hindi natin ininalapit, isinusuko ang lahat sa Panginoon ng lubusan, ay nagsisilbing nananatiling mga multo sa ating mga buhay at kung meron ng mga ito. And that's why we need to come into the presence of the Lord Jesus Christ. Upang sa kanon ng lahat ng mga ito ay atin pong aminin. Ang lahat ng ito ay atin pong pagsisihan. Ang lahat ng mga ito ay atin pong ihingi ng pagpapatawad ng ating Panginoon Jesucristo. Napahintulutan natin siya na tayo po ay lubos niyang linisin, walisin tayo. Upang lahat ng mga baggages na hindi maganda na nagsisilbing multo natin ay totally na maiwaksin na, malimutan na at sinasama na doon sa krus na naipako. At hindi na babalik-balikan. Yes, mga kapatid, sa Diyos, God being our Emmanuel, Jesus Christ, God that with us, na sa gitna ng ating mga kakulumihanan, sa gitna ng ating mga pag-aalinlangan, naririyan si Lord sa pamagitan ng kanyang Spirit na kung saan nakikitayo sa atin, nakikipanindigan sa atin, humaharap siya sa atin ng kanyang dala. Kapatid, o kaya'y mga anak ko, maniwala kayo, sumainyo ang kapayapaan. Dahil ang kapayapaan na kanyang ibinibigay ang siyang maghihilom sa anumang sugat meron tayo. Ang siyang maghihilom sa anumang kagalumihanan meron tayo. At gayon din ang siyang maghihilom sa anumang pag-aalinlangan meron tayo. Lalo na patungkol sa pananampalataya, sa paniniwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Gayon din ang kapayapaan na yan ay pinagkakaloob ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat isa ang siya rin. Maghihilom sa bawat puso at isip na kung saan nakakaranas ng kawalan ng kapayapaan. He will always be our Prince of Peace.
He will always be the answer of everything. He will always be the answer sa panahon na tayo pa'y nagugulat. And He will be always the answer sa panahon na tayo pa'y natatakot. At gayon din sa panahon na meron tayong mga iniisip na mga multo dito, multo doon, multo doon, multo doon, multo kung saan-saan. Rather than being communing with Jesus and His words always and allow His Holy Spirit to continuously being witness with His anointing, with His inspiration, with His guidance, and with all the revelation and promises na Kanyang ipinapadaloy sa iyo, sa akin at sa lahat para tayo ay makararanas ng kapayapaan. Ang kapayapaan na inaalok ng Panginoon na solusyon sa kagulumihanan at pag-aalinlangan. Hindi lamang ho yan ay pangmaiklian. Hindi lamang iyan pansamantala, kundi a lasting peace. Pangmatagalang kapayapaan, pangwalang hanggang kapayapaan na siya lamang ang siyang makapagdudulot nito. Tayo bilang bayan ng Diyos, tayo bilang bansang Pilipinas, at tayo bilang kabilang sa bansang kinaroroonan natin. So many problems, so many anxieties, so many depressions, and so many diversified situations na kung saan ay nayuyugyug ang ating pananampalataya, na kung saan dyan nalalaman ng ating Panginoon kung hanggang saan tayo tumatayo rin at humaharap sa mga ito like Jesus with peace. Yes. Kaya nga mga patid sa Panginoon, how I wish and pray the Lord Jesus Christ will use us in extending also of this question na Kanyang sinasabi. Maaari din natin sabihin sa ating mga kikakilala na merong karanasan na kung saan ay sila nagagalumihanan. O kapatid, bakit ka nagagalumihanan? Anong problema mo? Ano bang pangangailangan? Ano bang sitwasyon mo sa ngayon? Bakit ka nag-aalinlangan? Every Sunday, nasa church ka. Diba? Sama ka sa Bible study, prayer meeting. Meron kang Biblia. Bakit ka nag-alinlangan pa rin? Bakit nag-alumihanan ka pa rin? Alam niyo po, mga kapatid sa ating Panginoon, kapag tayo ay tumitigil, yes. Kapag tayo ay nagkakaroon ng puwang ang baitang ng ating pag-usad bilang mga mananampalataya. Halimbawa, itong week na ito, maalab tayo sa pananampalataya, maalab tayo sa salita ng Panginoong Diyos. Nakaranas tayo ng problema, nakaranas tayo na kung saan nag-alumihanan tayo at nag-alinlangan tayo, within the month, tatampo na tayo. Sa Diyos, nagtatampo na tayo sa ating mga sarili at gayon din na kung saan pinanghihinaan tayo. At gayon din, ni hindi tayo makakain ng mainan. Aburido ang ating isip, gayon din ang ating puso. And we don't know what to do. Diba? Rather than na kung sana'y tuloy-tuloy lamang tayo sa Panginoon. Tuloy-tuloy lang tayo na kung sana'y kumapit sa Kanya. Tuloy-tuloy lamang tayo na sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga, sa bawat pagkakataon, mga karay, doon sa ating Panginoon si Kristo na kung saan ay nakakaranas tayo ng kagalumihanan, nag-alinlangan at gayon din na kung saan meron tayong takot at tayo'y nagugulat. Mga
kapatid sa Diyos, naririyan siya. With his continuing embracing arms. At gayon din ang kanyang dalawang paa na kanyang inihahakbang lumalapit sa atin. Nandyan lamang siya na kung saan sinasabi, tignan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Dib. Kaya nga importante mga kapatid sa Diyos na sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na ay kinakailangan nakikita natin lagi ang presence, ang paggilos ni Lord. Bagaman hindi kasantulad ng panahon na kasama ni Jesus ang kanyang mga disciples sa talagang konkreto na nakikita nila nang face to face ang buong katawan ng ating Panginoon. Pero sa ngayon, hindi katulad noon, pero ang sinabi ni Jesus sa panahon na kung saan nagalinlangan si Tomas, na kung saan pinagitan niya ang kanyang dalawa, kamay at gayon din ang kanyang paa at gayon din ang kanyang tagiliran. Pero meron siyang sinabi na kung saan ay mas mapalad yung hindi siya nakita, kasintulad ng nakita ng mga disciples, si Jesus ay sumasampalataya pa rin. Kaya nga tayo po ay blessed generation of faith. Di ba? Pinagpala tayo ng Panginoon. Sabagat di man natin nakita siya ng face to face sa panahon na yun, katulad ng mga disciples, naniniwala tayo, sumasampalataya tayo, nakikita natin siya sa iba't ibang revelasyon, sa iba't ibang manifestasyon at sa iba't ibang pagkilos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na hindi ang inakala ng multo, kundi siya mismo. Siya mismo na kung saan ang kanyang dalawang kamay, nais niya na tayo po'y i-embrace ng maigpit. Yes. Gayon din na kung saan, sa anumang panahon, lalo na sa may hirap na nararanasan natin, nandyan siya na always available wherever we are, here, there, and as well as where. Na kung saan ang kanyang dalawang kamay ay talaga naman ipinapaabot niya sa atin upang tayo po ay haplusin, upang tayo po ay hipuin niya ng personal sa pamagitan ng kanyang banal na espiritu. At ang tanong mga kapatid sa Panginoong Diyos, nakikita ba natin ng mga iba't ibang klase ng revelasyon at pagkilos ng Panginoon? Nararamdaman natin ba ang kanyang presence, ang kanyang pagkilos, ang kanyang katugunan? Nararamdaman natin ba ang kanyang hipo, ang kanyang haplos? Nararamdaman ba natin ang kanyang yakap ng pagmamahal? Napaka-importante yan mga kapatid sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin na nahayag sa pamagitan ng Jesucristo ay Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos na kung saan ang nananalaytay na Espiritu sa Kanya. Ang Diyos na kung saan ay it reaches out people. It reaches out all communities in whatever situation we have. Di ba? Ano't kayo'y nag-aalunihanan? Bakit nag-aalinlangan kayo? Kung si Jesus, ang Jesus na nabuhay na maguli, Panginoon at tagapagligtas natin, bakit tayo nag-aalunihanan? Bakit tayo nag-aalinlangan? Bakit hindi natin na panatilihin na kung saan ang kanyang ipinagkakalob na kapayapaan
ay manatili sa ating mga buhay. Ngayon, mga kapatid, sa ating Panginoon ay ito na yung pangalawang katanungan. Sumunod doon sa magkakambal na katanungan sa isang bersikulo. At kung tutusin, hindi lamang dalawang katanungan kundi tatlo. May makakain ba riyan? Diba? Yan ay masumpukan natin sa verse 41, nang hindi pa rin sila makapaniwala. Yan ang konteksto niyan ngayon, ng tanong na yan. Dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong niya sila ni Jesus. Tinanong sila ni Jesus. Kanina, mga kapatid sa Panginoon, ng kanilang konteksto, sila'y gulat, natatakot, nag-aalinlangan, nagagalumihanan. Pero ngayon, mga kapatid sa ating Panginoon, may pinakita ni Jesus ang preba at narin nila ang kanyang mensaheng maikli. Na kung saan malaking galak at pagkamangha, na hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa kanilang malaking at galak at pagkamangha. Yes. At ang tanong, may makakain ba riyan? Yan ang tanong ni Jesus. Na kung saan ang katanungan na iyan merong connection sa family bonding ni Jesus sa kanyang mga disciples at gayon din ang kanyang itinatag na banal na hapunan bago mangyari. Yung pagdakip sa kanya at gayon din yung pagpapahirap sa kanya at ng kanyang kamatayan sa hapagkainan. May makakain ba riyan? Anong ginawa ng mga disciples na ito? Siya'y binigyan nila nang kaputol na isdang inihaw. Ano ba yung isda? Yung tilapia? Bangos? Marlin? Hito? Dalag? O ano man? Alala ko tuloy yung aking inulam kahapon, sarsyadong tilapia. Purihin natin ang Panginoon. Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw na kung sana ito rin ay kanilang nagawa na sa mga nakalipas na panahon. At ang ginawa ni Jesus ay kanyang kinuha ang kaputol na isdang inihaw at kanyang kinain sa kanilang harapan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon Diyos, sa pagkainan na kung saan ay laging panahon ng pamilya, sama-sama, nagbabanding, nag-e-enjoy sa blessing ni Lord. At gayon din na kung saan sa pagkainan ng ating Panginoon ay connected with the Lord, that Jesus Christ connected to the baptism, connected sa ating church, connected sa ating relational as a church, as Christian believers and as followers of Jesus Christ.
Di ba kapag tayo ay nasa hapagkainan ay masaya tayo, di ho ba? Kapag tayo ay nasa hapagkainan, lalo na. Kapag inita'y gumamit ng kutsara at gayon din ng tinidor at gamit natin ang ating dalawang kamay, enjoying the bountiful blessings of the Lord Jesus Christ. Di tayo nahiya sa isa't isa. Nandun ang kagalakan, nandun ang celebration, nandun na kung saan. Ang bawat blessing na nakahain para sa bawat isa. Bawat isa, merong kabahagi, merong kaputol, naisdang inihaw, tinapay at iba pa na kung saan ay nakahanda. At sa pagkainan ng ating Panginoong Diyos, nandun na kung saan mananariwa ang pag-ibig ng Diyos being manifested in a family na kung saan ay nagkakaroon ng banding, sa pagkainan na kung saan ang nagahari na Espiritu ay naroon ang kababaan loob ng bawat isa. At gayon din ang namamayan ng Espiritu ay walang lamangan, kundi ang bawat isa na kung saan ay meron pong bahagi, kaya nga pinagpira-piraso ang tinapay. Bakit ko ginagamit, mga kapatid, sa Diyos, lalo na yung kumakain na hindi gumagamit ng kutsara at tinidor, lalo na sa probinsya. Dami nating karanasan yan sa panahon na yan. Yes, ang sarap kayo kumain na gano'n. Kung saan ay ramdam natin ang kasarapan ng pagkain, nag-e-enjoy ang bawat isa. Pero tingnan ninyo itong dalawang kamay na ito. Magkakaiba yung size, magkakaiba yung haba. Yes. Pero sa pagkainan ng ating Panginoong Diyos na kung saan ang tanong, may makakain ba riyan? Yes, ang mga kamay na ito symbolizing labor. Bago meron tayong kakainin, ay ang mga kamay na ito ay kinakisangkapan ng Panginoon. Maging ang ating mga paa at bawat sangkap pa ng ating mga sangkap ng ating katawan para meron tayong makain. Sabi ng kami napunta ng Korea ng kanilang panuntunan na kung hindi ka nagtrabaho, hindi ka kakain. Diba? Kung hindi ka maghanap buhay, wala kang kakainin. Magtrabaho ka para meron kang kainin. Yet the work. Kinakailangan pawisan ka, kailangan na kung saan gamitin ang mga sangkap na ito. Well, before the presence of the Lord and before the blessings of God, itong mga individual na mga fingers ng dalawang kamay na ito na magkakaiba ang kanilang kalalagayan, ang kanilang stature, ang kanilang size, ang kanilang haba. Yes, magkakaiba. Pero pagdating sa hapagkainan ng ating Panginoong Diyos na kung saan ay ine-enjoy ang blessing ng Panginoon, ng bawat isa'y merong bahagi na hindi gamit ang kutsara at tinidor. Palagay ko wala pang tinidura ko at charong panahon ni Jesus. Pag nireceive natin yung pagkain ng Panginoon, in spite and despite of our individual differences, we are equal before the sight of God. Walang nakalalaman, walang nalalaman, pantay-pantay tayo. Basta't nandoon ang pag-ibig, nandoon ang humility natin. Subukan niyong iganon yung kamay ninyo. Ganon, magkakaiba sila ng haba. Pero kung yan ay nagpapakababa siya, yes, pantay-pantay na sila nasasalok doon sa biyaya ng ating Panginoon at isusubo, pantay-pantay pa rin. Palakpakan natin ang Panginoon at hallelujah at praise the Lord.
Yes, pagdating ni itong sinabi si Jesus, may makakain ba riyan? Siyempre, ang kanyang mga disciples, makakarelate sila sapagkat maraming panahon na kung saan ay magkakasama sila sa hapagkainan. Ngayon, pagkatapos sinabi sa mga lagad, ito ang tinutuhi ko nung sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa utusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at gayon din sa mga aklat ng mga awit. Kinakailangan matupad. Kaya ang kanyang mga disciples, hindi dapat sila matakot, hindi dapat sila magalumihanan, hindi dapat sila na magbagabag, hindi dapat sila na kung saan ay nag-alinlangan, hindi dapat na mawawalan kanilang kapayapaan, kundi lagi na kung saan ay masasagi sa kanilang isipan at gayon sa atin. Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, kaya nga po, dalawang katanungan ni Jesus, bagaman ito ay tatlo, pag-iisip kanyang binuksan, kaya nga dyan sa verse 45, at binuksan na niya ang kanilang pag-iisip. At ano ang dahilan? Upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Kung kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, maliban doon sa kanyang mga sinabi pa na kailangan maganap, matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya. Sa kautusan ni Moises at gayon din sa mga aklat ng mga propeta at gayon din sa mga aklat ng mga awit. Bago maganap, ang ascension ni Jesus ay kanyang bago sila iwanan. Binuksan niya ang pag-iisip ng kanyang mga disciples. Upang sa kanon ay lalo niyang maunawaan ang nakasaad sa kasulatan, sa mga kasulatan, mga karaydon sa Panginoon. Kung kaya't sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan at ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lunsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Diba, mga kapatid sa Panginoon? Si Jesus na kung saan ay inihanda niya ang kanyang mga disciples sa mga susunod na magiging yugto na nangyari na nga at nakarating na sa atin. Ibinukas niya ang kanilang mga pag-iisip. Dagdagan natin, ibinukas niya rin ang kanilang mga puso. Dagdagan pa natin, ibinukas niya ang kanilang mga buong pagkatao upang sa ganon ay higit at patuloy na maunawaan nila ang mga kasulatan at gayon din lahat ng mga sinasabi ni Jesus. It will be impossible, mga kapatid, sa Diyos sa atin
Nakapagsarado ang ating isip, sarado ang ating puso, sarado ang ating buong pagkatao. Nang dahil lamang sa pagiging negatrons, nang dahil lamang sa lalong sumisikip ang daigdig ng ating utak at gayon din ang ating puso, na kung sana'y naghihilagpos, naihipip, rather than of continuing to be open before the Lord, upang sa kanon ay hayaan natin ng Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu ay bubuksan niya, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip. How about us? Are we willing na patunoy na bubuksan ni Jesus ang ating mga pag-iisip, ang ating mga puso at buhay nang sa kayo na'y dumaloy ang pagkaunawa? Sa bawat revelasyon, sa bawat manifestasyon at sa bawat pangako at gayon din sa iba pa na nakasaad sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, sa aklat ng mga awit and all biblical passages and books na bahagi ng New and Old Testament. Yes, mga kapatid sa Panginoon, may makakain ba riyan? Titingnan natin na kung saan yung katanungan na yan. Hindi lamang po pagkain ng kaputol na isdang inihaw. Hindi lamang yung daily na kung saan ay tinatanggap natin na blessing pagkaminsan. Ang ulam natin, igado. Kung minsan, adobo. Kung minsan ay iba-ibang klase ng talbos, kung minsan pinakbat, mga iba tinapa, iba-ibang pagkain. Pero hindi lamang yang ang sakop sa katanungan ni Jesus sa kanyang mga disciples at gayon din sa atin na may makakain ba riyan? Yes. On the physical dimension, mga kapatid sa Diyos, kailangan natin ang mga basic na kailangan natin upang tayo mabuhay. Pero meron din pagkain, mga kapatid sa Diyos, na ito ay spiritual, na kung saan hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa labi ng ating Panginoon, kaya nga. Kung may pagkain ng ating katawan ay kinakailangan din na meron ding nakalaan na pagkain ng isip, pagkain ng puso at ng buong katawan natin na kung saan malubos tayo sa pagkaunaw, na kung saan ay hindi tayo magiging malnourished both physically and spiritually in other areas kung sir mga karay dun sa Panginoong Diyos. Yeah, nga po. Kung paano sinasariwa ng ating Panginoon ang lahat ng mga iyan. Sapagkat inihanda rin ni Jesus ang kanyang mga disciples na kung saan nitong kanilang gagawin pagkatapos na kanilang tatanggapin ang itong kapangyarihan, itong Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos Ama na isusugo ni Jesus sa kanila, upang malubos nga sa kanilang mga buhay, upang sila ay maging matibay, maging malakas, maging laging handa at matagumpay na mga saksi ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang kanyang habilin sa kanila na ganito ang nasusulat, kinakailangan magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw sa kanyang pangalan.
ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem at yan ang Great Commission ni Jesus sa kanyang mga disciples. Ayon sa pagkakasulat dito, sabagat meron din sinasabi doon sa Gospel of Matthew, Gospel of John at gayon din sa Gospel of Mark. Kompleto, Ricardo. Ang laman ng mensahe na siyang magiging pagkain na nakasentro, na nakasalalay, na nakaangkla, nakabatay at nakatungtong kay Jesus Christ na sa kanyang pangalan ng pagsisi at kapatawaran sa mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem at doon sa Acts, dinagdagan pa Samaria, Judea at nangyari niya. Pero marami pa rin mga kapatid sa Diyos na kung saan kinakailangan pa ang marubdob at patuloy na pangangaral sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo upang sa ganoon ay marami pang mga tao na magsinapit sa paanan ng ating Panginoon na magsisi at humingi ng pagkapatawad sa mga kasalanan, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at mararanasan ang kapayapaan ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, ang buhay na matiwasay, ang buhay na kung saan ay kanyang mararanasan at tatanggapin ang ipinangako ng Panginoon na korona ng pagtatagumpay at gayon din ang langit at gayon din ang kalubusan ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid sa Diyos, sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo ito. Susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo pinagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Yes, and same is true with us. Hindi tayo nag-iisa. Meron tayong karamay. Meron tayong kaagapay tutulong sa anumang kagalumihanan, sa anumang pag-aalinlangan. At gayon din, na solusyon sa anumang katanungan, solusyon sa anumang kailangan natin, solusyon upang tayo ay gawin ng Panginoon na patuloy na malikhain. Upang tayo maging bahagi ng kanyang iglesia na ipangaral, ipadarama ang pag-ibig ng Diyos, ang mabuting balita ng kaligtasan sa pangalan ng Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa pagkakataon na ito. Yes, Amen sa ating Panginoon. At ngayon, mga karaydon, sa ating Panginoon sa Kristo, ay gawin natin, mga kapatid, sa Diyos, sa loob ng kung saman tayo naroon, ang ating pong pagkakaloob, ng ating mga offerings, mga tithes natin, mga pangako natin sa ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon sa pagkakataon na ito. At ang mga kaloob na yan, ibigay po natin sa church na kung saan tayo po ikabahagi. Huwag niyo pong ipapadala sa akin sa Rydon Ministry. Kung saan kayo membro, dyan ninyo ilagak ang inyong mga kaloob. Kailangan po ng church.
Kailangan po ng mga iba't ibang mga ministries and mission of the church. Kailangan ng ating mga workers. Kailangan ng ating mga outreaches. We need to support our church we belong. We have to be visible and active kahit sa ating mga pagkakaloob. Yes, manifestation na kung saan. Meron tiwala tayo sa Diyos na kung saan ay hindi po tayo pabayaan, that the Lord will continue. That He will always be our Jehovah Jireh, great provider. Kung mahirap man ang pinagdadaanan natin sa panahon na ito, maniwala kayo, patuloy na ibubuhos ng Panginoon ang kanyang blessing pagdating ng panibagong bukang liwayway. Yes, magkaloob tayo mga kapatid sa Panginoon para po sa iglesia na kung saan ay tayo po ay kaanin. Yes, kung hindi pong yan, nalikom na mga kapatid sa Panginoon ay itaas po ninyo at ating pong ipagkatiwala sa ating Panginoong Diyos o aming Ama at aming Panginoon. Salamat po sa buhay na inyo pong pinagpapala. Buhay naming lahat, Panginoon. Salamat po sa kabuhayan. Salamat po sa bawat blessings sumarating po sa amin. Kami inyong mga anak. Kami ay bahagi ng iglesia na kung saan kami po ay kasabi, Panginoon. Pagpalain mo ang mga kaloob na ito, Panginoong Diyos. Nilalagyak namin sa iyo. At patuloy na pagpalain, Panginoon, ang iglesia sa kabuuan. Gayun din ang mga manggagawa at gayun din ang mga kaanib sa kanilang mga trabaho, Panginoon. In the mighty name of the living God in Jesus Christ, ito pong aming panalangin ng pagtatalaga sa mga kaloob na ito. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at amen sa ating Panginoon. Sa ngayon ay ating pong awitin ang Open My Eyes That I May See. Na ito po ay isinulat at nilapatan ng musika ni Clara H. Scott noong 1895. Yes, at ating pong awitin ito ng Taos Puso. At habang ginaawit natin ito, mga ka-ride on sa ating Panginoon, magmuni-muni po tayo sa kanyang harapan. Ano ba ang mga nais natin na ilapit sa Panginoon? Meron ba tayong pagpapasalamat? Meron bang dapat na atin pong pagsisihan at ihingi ng kapatawaran? Nais ba natin na tayo po'y makalaya sa anumang kagalumihanan? At pag-aalinlangan meron tayo. Nakakaranas ba tayo ng takot, ng paggagulat, depression, anxieties? Nakakaranas ba tayo ng kabigatan ng ating mga damdamin at isipan? May mga pagkakataon ba na tayo po ay nawawalan ng kapayapaan? Mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, meron din ba na dapat natin ipagpasalamat sa Kanya? Di ba panahon din na kung saan ay atin pong italaga muli ang ating mga buhay sa ating Panginoon? Di ba mga ka-ride on sa Panginoong Diyos? Kaya awitin natin itong Open My Eyes That I May See. Awitin po natin ng Taos Puso. Silently now I wait
man, thy will to sing. Open my eyes, illumine me, Spirit divine. Open my ears that I may hear voices of truth, thou sendest clear. And while the waves not fall on my ear, everything false will disappear. Silently now I wait for thee, pity my God, thy will to see. Open my ears, illumine me, Spirit divine. And let me bear gladly the warm truth everywhere. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee, raise thee my God, I will to see. Open my heart, illumine me, Spirit. Tayo po ay dumako sa panalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa mensahe ng buhay na inyo pong ibinahagi sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, ng mga ito. Patuloy namin na kung saan ay ma-internalize, maunawaan, maisabuhay at gayon din na amin pong maibahagi sa iba. Kami bilang inyong mga anak, bilang inyong mga saksi at bilang bahagi, Panginoon, sa inyong iglesia. O aming Ama at aming Diyos, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng blessing na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa inyong walang patid na pag-iingat, proteksyon, pagliligtas sa lahat po ng inyong ginagawa sa amin para sa aming kabubuti, ikatatatang ng aming pananampalatay, kalalago ng aming espiritual na pamumuhay. Gayun din sa mga katugunan, sa mga pangangailangan namin, sa mga nakalipas na mga araw, Panginoong Diyos, salamat po ng marami. Salamat po sa iyong paalaala, salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong malasakit, sa inyong pag-ibig, sa inyong dakilang katapatan, sa inyong kabutihan sa amin. Yes, Panginoon, salamat po ng marami. Gayun din, Panginoong Diyos, sa mga kapatid namin na kung saan birthday po nila sa araw na ito, O Diyos, na
kung saan silang lahat ay aming ipinapanalangin, Panginoon, na ikaw pong siyang mag-ingat, magbalas sa kanila, katulad po ng kapatid na Ronella Foronda, na nariyan sa bandang Morocco, Tachira, Valenzuela. Ganyan, Panginoon, ang kapatid na Dexter Jen, na Dusin Tangonan dyan sa bandang Baguio City, Jenny Ann Padron Jen, na nandyan sa bandang Muscat, Oman. Ganyan din po, Ama, ang kapatid na Mahe Bumanglaga Iforong, nandyan sa bandang Kuala Lumpur, Malaysia. Ganyan din, kapatid na Aaron Sayot ng San Isabela, ang kapatid na Roxanne Manglalan, at ganyan din ang kapatid na Warram Bartolome ng Quezon City, Onyang Ramos Botones ng Irmo sa Bataan, at ganyan din ang kapatid na Crystal Feliciano ng Quezon City. Ganyan din ang kapatid na Pastor Arnold Soriano Kaligan, ang direktor ng Personal Collection, at ganyan din Senior Pastor ng Victory Church Pateros Chapter. Ganyan ang kapatid na Mary Grace R. Martinez ng Balanga City, Bataan. At sa lahat pa, Panginoon, na celebration ng kalang birthday sa araw na ito, saan man sila naroon sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Pilipinas at gayon din sa ibang mga bansa, at gayon din sila na pinanganak sa araw na ito ng mga sanggol, pagpalain mo silang lahat, Panginoon, proteksyonan. Paginapatin, Panginoon, ang kanilang mga buhay, pagpalain ang kanilang mga pamilya, pagpalain ang kanilang mga ministry, ang kanilang paglilingkod, at gayon din, Panginoon, ang mga hanap buhay, pamilya na kanilang kinabibilangan, at gayon din, Panginoong Diyos, na malubos na maging maayos po ang kanilang kalusugan at pangatawan. Yes, samaan mo sila na magtagumpay. Marami pang mga kaarawan na darating sa kanilang mga buhay, Panginoon, na kanilang pagpapasalamat, na mayroong kaakibat na pagtatalaga ng kanilang mga buhay, Panginoon. Pagpalaim mo ang mga sanggol na pinanganak, nang sila lumaki na mayroon pong takot at may pananampalatay sa inyo at sa kalaunan, Panginoon, sila po ay magkaroon ng buhay na maningning at matagumpay, Panginoon. Palayan niyo rin ang kanilang mga pangailangan, at ganyan, Panginoong Diyos, ang kanilang mga magulang na kung saan ay nangangalaga sa kanila. O aming Ama, salamat po sa lahat po ng mga nakatawid sa karamdaman ng mga total recoveries at iba pa na gumaling, Panginoong Diyos, sa anumang klase ng karamdaman, Panginoon. Yan, salamat po sa inyong mga kinasangkapan, salamat po, Panginoon, higit sa iyo, at salamat po sa lahat po ng nananalangin. Patuloy po ang kagalingan na kanilang maranasan, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng bansa sa buong mundo, sa lahat ng malasakit, sa lahat ng mga concern, sa lahat po, Panginoon, ng mga citizenry ng bawat bansa, sa lahat ng mga nanunungkulan, sa lahat, Panginoon, na bubo ng national level, at gayon din sa iba't ibang mga branches ng government, at gayon din, Panginoon, Diyos, ang mga departments, agencies, and so on and so forth, at sa lahat ng mga nanunungkulan, mga kawani na pinagkakatiwalaan, Panginoong Diyos, at gayon din, Panginoon, ang mga nasa regional level, at gayon din sa mga provinces, cities, mga municipalities, at gayon din, Panginoon, sa mga barangay, at sa lahat ng mga pamilya, bawat individual, at gayon din sa iba't ibang mga sektor. Gayon din, Panginoong Diyos, ang mga nasa ilalim ng pribada, sa mga kalakal, negosyo, establishmento, at gayon din ang mga nasa religious institution, mga churches, Panginoon, mga church workers, mga kaanib, mga pamilya, local churches, mission churches, different ministries, outreaches, Panginoon, anumang denominasyon, na kung saan every Sunday ay maabala, Panginoon, sa pangaral ng mabuting balita. May you continue to bless us all. Envelop us all with your love, with your care, protection. At gayon din, Panginoon Diyos, kami bilang isang bansa at bilang kabuang mamamayan at bilang buong mundo, Panginoon Diyos, kasama po ang mga overseas Filipino workers na nasa iba't ibang mga bansa at ang bawat mamamayan, Panginoon, pagpalain mo lahat at darating panahon na kung saan ay matapos na po itong global pandemic na ito. Sa tamang panahon sa inyong kalooban, Panginoon, samantala kami ay nasa panahon pa nito, ang iyong pag-iingat, pagliligtas ay patuloy po namin masumpungan at maranasan, Panginoong Diyos. Yes, hallelujah, at amen sa Panginoon, at gayon din sa mga kapatid namin na kung saan araw-araw po ay aming pong dinadala sa aming mga panalangin sa inyo. Katulad po ng kapatid na Rogelina Liaban, Panginoon, dyan sa Batang Sinait, Ilocos Sur, na meron pong breast cancer. Leti Lacandazo ng Marilao, Bulacan. Yoli Caco
ng Valenzuela City, Metro Manila, Andrea Cruz ng USA na meron pong blood clot. Lito Gonzalez na kung saan ay nasa Philippine General Hospital. At ganyan kapatid na Iyas, Holy Spirit Domingo, na meron pong ulcerative colitis niyan sa bandang Qatar. Mario Urbano na meron pong liver cancer. Rose Hayag Pascual sa kanyang pinagdadaanan sa kanyang kalusugan. Kapatid na Myra Cruz na nasa ICU because of the COVID-19. At ganyan din kapatid na Degonis sa biyaya kasiguran Domingo para sa kanyang lubos na kagalingan at recovery. At gayon din ang kapatid na Baby Crisel Marie Pasay dyan sa banding Mindanao na meron pong kidney cancer. Ruel Luzong Yumol sa Maribel Sabataan na meron pong pinagdadaanan ng dialysis. Berly Sambrana Sembrano ng Imus City, Cavite sa kanya pinagdadaanan na colon cancer stage 3. Gayon din ang kapatid na Hope Kabutahe at ng kanyang baby na sa kanyang sinapupunan dyan sa bandang Kabanatuan City. 9 isihang tagumpay ng kanyang panganak at gayon din ang kalusugan na maging maayos, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na biyanan na lalaki at babae ni Ma'am Marites Bicedo ng Church Bay Highway, Bacoor City na nasa Bacoor District Hospital dahil po sa COVID-19. Jun Mapalo na nasa Camuy Isabela dahil po sa COVID-19. Jong Meligrito ng Malig Isabela na mayroong bukol sa tiyan for operation nasa private hospital sa Santiago City. Cagayan at gayon din ang kapatid na Oses de Jesus ng Kulilan, Budakan sa kanyang pinagdadaanan na stage 2 colon cancer. At gayon din po aming ama at aming Diyos ang kapatid na Esther Maria Delestrinos ng Maria Aurora na kung saan kailan ay bumagsak at na-fracture ang kanyang hip bone. Kapatid na mga Saturno family ng Maria Aurora at gayon din ng Maria Aurora Methodist Church na naka-quarantine. At gayon din Panginoon ng kapatid na Jane Lua Macan ng Visayas sa kanya pinagdadaan. At gayon din ang kapatid na Billy Patterson ng Georgia, USA na meron pong stage 4 cancer of the pancreas. Rebelina Makatugal, nandiyan sa bandang Balanga City, Bataan, na nasa pagamutan pa. At gayon din ang kapatid na Sonia Mangubat at Chamal Yari na nagdadialisis dyan sa bandang Bataan. At gayon din ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon ng Manila United Methodist Church San Luis, Pampanga, na meron pong diabetic retinopathy sa kanyang left eye at meron pang problema sa kanyang bone. Emiliano Ruel Malyari na meron pong cancer of the lungs at nag-chemotherapy. Eva Israela Reyes na meron problema sa kanyang kidney pa, problema sa albumina. Sila po, Panginoon, ay dyan sa bandang Dinalupeng, Bataan. Ngayon yung kapatid na Remy Matunan ng Angeles City, Pampanga, Glyce Matunan na merong cancer at ipang mga matunan. Ngayon yung kapatid na Bishop Joseph Agpawa and family ng UCCP. At ganyan yung kapatid na Art Million ng Kalasyo, Pangasinan, Arias Rodrigo ng Batangas. Iba-iba ang kanilang mga pinagdadaan na karamdaman, Panginoon. At ganyan yung kapatid na retired Reverend Benjamin Aziz Sr. and Ms. Antonia Aziz ng San Diego, California, USA. Sa kanilang kagalingan at ganyan din o Ama ang kapatid na yes, lahat po sila, Panginoon, ay amin pong dinalapit sa inyo. Ang pinakamainam, Panginoon, na solusyon upang sa ganun, Panginoon, silang lahat ay maging maayos po ang kalagayan ng kanilang kalusugan at maging maganda na ang kanilang pangangatawan, Panginoon. Yes, blessing upon blessing, healing upon healing, recovery upon recovery, good health upon recovery and good health. At gayon din, Panginoon Diyos, matugunan po ang kanilang mga financial need. Yan po, Panginoon, ay amin pong kliniklaim. Dinedeklara, Panginoon po, para po sa lahat, Panginoon, na nabanggit ang kanilang mga pangalan. Yes, pairugan po ninyo, Panginoon. Maramdaman nila ang iyong haplos, ang iyong yakap, ang iyong himala, Panginoon, na inyo pong nais gawin sa kanila. Gayun din, Panginoon, ang kapatid na Saira Maria Balingge ng Samantha Sabena, na kung saan ang kanyang maigting na panalangin, request, Panginoong Diyos, nang sa gayon ang kanyang visa na kailangan po, Panginoon, upang makabalik sa Maldives ay mapairugan ng maaga. Gayun din ang kapatid na Nitz Beaton, Panginoon, sa kanyang processing ng kanyang requirements upang siya makabalik sa Kingdom of Bahrain, pairugan mo, Panginoon. Gayun din, Panginoong Diyos, ang matagumpay na April 30, 2021, alas 10 ng hapon,
sa virtual dance and music fundraising concert ng ang Iglesia Medita sa Pilipinas, Palawan, Christ Music Ministry, Panginoon. Yes, April 30, 2021. Alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po ng gabi. Pairugan mo, Panginoong Diyos. Yes, alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Yes, Panginoon, na nawa ay magmatagumpay ito. Pagbalay mo lahat po ng inyong mga kakasangkapanin. Yes, pagbalay mo na maging maayos po ang internet at signal at gayon din, Panginoong Diyos, sa lahat na kung sa'y makikibahagi at gayon din, Panginoong Diyos, sa mga donors, pagbalay niyo sila ng kanilang matugunan, Panginoon, ng kanilang mga layunin, ng kanilang proyekto sa panahon na ito, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus Christ. Kaakibat ng aming panalangin, tinatalaga po namin ang aming mga buhay sa inyo. Gayon din namin ang mga pamilyang kinabibilangan, ang aming mga pinagkakabalaan sa araw-araw, ministry, paglilingkod at gayon din ang hanap buhay, Panginoon. Yes, Lord, yes, patuloy mo kaming proteksyonan, pagpalain, Panginoong Diyos. Nalalaman niyo po ang aming mga personal at family prayer requests. Nawa, Panginoon, ay matugunan. Yes, Lord Jesus Christ. Pagpalain mo rin ang bawat isa na kung saan ay nakasubaybay sa kawain na ito. Pagpalain niyo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Pagpalain niyo ang kanilang mga hanap buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan ng matugunan, Panginoong Diyos. Proteksyonan niyo silang lahat, Panginoon. Pagpalain sa araw-araw at sa tuwit-tuwina. Yes, Lord Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na siyang aming pinanghahawakan sa araw-araw at maging sa tuwit-tuwina. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Umaasa kami, Panginoong Diyos, na inyo pong pairugan. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Suma ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Amen sa ating Panginoon, at awitan po natin ang mga ipinalalangin natin na birthday nila sa araw na ito. Hallelujah at praise the Lord. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos sa manalubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, hulo mawig na ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Inihiling na ipagpalain ang mga araw mo pang darating, ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin, hulo mawig na huwag iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparang. Ang tahanan ngayon ay nagsasaya,
ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na hulumawig na wa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng birthday celebrant sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon at gayon din mga sanggol na pinanganak sa araw na ito. Hallelujah at praise the Lord. Maraming salamat po sa inyong presence. Maraming salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page at gayon sa pag-share sa bawat episode ng Rydon Ministry. Salamat po mga kapatid sa ating Panginoong Diyos na kung saan ang inyong mga panalangin. Yes, tunay ka naman ang Diyos ay napakabuti sa atin. Ang Rydon Ministry patuloy pinasinasabi sa atin, God bless and protect us all always through the presence, the power, the acts of His Holy Spirit. And of course, His inspired words at gayon ni stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever in Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa ating Panginoon. Ngayon ay ating pong silipin ang mga comments na ipinarating ninyo sa atin. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yes, habang ini-scroll ay tunay nga naman, kilala na natin ang mga kapatid. Yes. Ang ating kapatid na Mother Nelda Nunan dyan sa bandang USA, Seattle Bidion at Gambles, Union Family, Nunan Family, palapang po natin na sila lahat dyan. Purihin ang Panginoon at gayon kapatid na Brother Ernel ng Every Step Every Nation dyan sa bandang USA, Seattle Bidion at Gambles, you all. Palapang po natin lahat po sila. Hallelujah, praise the Lord at gayon din nakita ko rin ang mukha ng ating kapatid na yes, ang mag-asawang Willie Tamayo at gayon din ang kapatid na Lisa Santos Tamayo dyan sa bandang Trinity Methodist Church ng Valenzuela City, Metro Manila. At gayon din shout out kay kapatid na yes, Guillaume, yes, Tamayo at gayon din kay kapatid na Joy Santos. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord, yes. Yan sa ating mga comments na ito. Yes, mula sa kapatid na Anedi Dukin Sargab. Siya tulubid yan sa bandang Balibon City, Metro Manila. Yes, God bless sa Sargab family. Palapakan po natin sila lahat yan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa inyong presence. Yes, sa kanyang comment. Hello po, good morning Bishop Lito. Thank you very much. At gayon din na hello, hello sa inyo dyan. Good morning. Gayon din ang kanyang added comment. Amen at amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon mo na sa kapatid na yes, added comment mula din sa kanya. Good morning, Ma'am Jean Grace Tangonen and family. Yes, thank you very much. Palapakan po natin. Hallelujah, praise the Lord. At gayon mo na sa kapatid na how are you, my dear Lemini Sarion Nordado dyan sa bandang Dubai. Shuttle bin yan, lalo ng mga Pilipinos. Yes, God bless you all. God bless Dato Family and of course your ministry. At gayon din ang inyong mga international Bible study ministry. At gayon din ang sama-samang tagbatan laban sa COVID-19 tumay alas 9 ng gabi. Yes, purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. God bless Dato Family and of course your ministry. Hallelujah. Ang kanyang comment, purihin po natin ang Panginoon sa napakagandang araw na ito na kaloob at pahiram ni Lord sa ating lahat. Magandang umaga po. Umaga po, Bishop. Yes, salamat po ng marami, Ate Jean at lahat ng mga ka-ride on the ministry. Thank you very much. At gayon din, pagpalain kayo ng Panginoon Jean at magandang araw din po. Hallelujah. Gayon din mo na sa ating kapatid na Anedi, yes, Doging Sarga, batid comment, yes. Yes, malabon na prayer. Yes, babamangon ng konti. Yes, puri na po yun. Thank you very much. Yes, I'm Anedi in Malabon. Prayer for my family, to all my relatives and friends. Lord, save and protect us all for COVID infection. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray and intercede for this particular request. Kapatid na Anedi, Dukin Sarga for the whole family of them, Panginoon. Yes. At gayon din, Panginoon Diyos, ang kanilang mga relatives at ang buong pamilya, ang kanilang mga kaibigan, Panginoon, ang patunoy na ipagkalog mo, Panginoon Diyos, ang iyong protection, ang iyong safety na, ang iyong pagliligtas, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na, Panginoon Diyos, na kung saan. Yes, maging malusog ang kanilang mga pangatawan, maging maayos ang kanilang mga kalusugan at gayon din, Panginoon, na kung saan ay protektado sila
sa lumalaganap po na virus in the mighty name of Jesus, pairugan po ninyo. Lahat ay magsabi ng Amen. At Amen sa ating Panginoon, please extend my regards to your families, inyong mga relatives. Palapakan natin ang kanyang mga relatives, kapamilya, at kayo na kanyang mga kaibigan. Hallelujah! How are you, my dear? Yes, Yola Marie Antiliano Kalahi ng Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon. Yes! Ciao, Tulbidyan at Gabis Angkiliano Kalahi family. Palapakan po natin sila lahat dyan na kanyang comment. Yes, praise the Lord po sa pagpapagaling sa aking anak. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Para sa kanyang, yes, para sa kanyang, yes, pakitaas mo, yes, para sa kanyang, praise the Lord po sa pagpapagaling sa aking anak. Kaya sa maraming maraming salamat po sa mga panalangin na ninyo para sa kanyang agarang paggaling. Matatapos na din po ang kanyang isolation mamayang hapon at makasama na po namin siya. Maraming salamat po sa Diyos po at pinakamataas na papuri at pasalamat with energy of prayer and heart. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah, praise the Lord. Ang kalugusan ng pagpapagaling ng Panginoon ay makamtan niya. Yes, and of course the continuing blessing and protection of the Lord for the whole family. Yes, hallelujah. How are you, my dear? Yes, Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Medical Regional Conference. Shout out dyan sa kabuuan ng region, sa apat na distrito at sa lahat ng mga DSA at sa lahat po ng mga pastor, mga diakonesa at sa lahat ng mga local churches, mga mission churches, mga related institution and of course ang bawat kaanib at gayon din ang buong pamilya mo. Yes, God bless you all. Palapakan natin. Yes, Palawan Medical Conference at gayon din God bless Marcus family of course and ministry and leadership to your constituents. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah ang kanyang comment. Ay magandang umaga po. Thank you very much. At magandang umaga rin sa inyo lahat dyan sa bandang Palawan. Yes, manalangin po tayo sa pagkakataon na ito mga kapatid sa Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, we continue to pray the whole of Palawan, Panginoon, na kung saan ay napakalapit po sa West Philippine Sea. Ang inyong proteksyon, ang inyong pagliligtas, Panginoong Diyos, ay tunay nga naman na kanilang makakamtan. Lalo na, Panginoon, sa mga isla, Panginoong Diyos, na kung saan ay bahagi po ng aming economic zone, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kung saan na di umano ng mga isla dyan, na kung saan ay sinasakop ng bansang China. Panginoon, dalangin po namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay matauhan ng Republika ng China, Panginoong Diyos, na kung saan ay kung ano ang nasa Pilipinas, ay sa Pilipinas lamang, Panginoon, yes. Yan po ay sakop po ng soberanya at Pilipinas. Kaya Panginoong Diyos, pinapanalangin po namin Panginoon na pangunahan mo at bigyan ng lakas at tapang at gayon din Panginoong Diyos ng courage lahat po ng mga kasanggalohan namin Panginoon at gayon din Panginoon ng Armed Force of the Philippines Panginoon. Gayon din Panginoong Diyos sa mga Air Force namin Panginoon na nagbabantay dyan at gayon din Panginoong Diyos pagpalain mo ng sagayon Panginoon. Ang mga isla na yan ang nasasakop, Panginoon, na kung saan ay bahagi ng sinasabi ng UNCLOS, Panginoon, ng United Nations, Panginoong Diyos, ay na kung saan ay para sa Pilipinas, kaya dalangin po namin ang kapayapaan at gayon din ng maagarang solusyon, Panginoong Diyos, para po sa katarungan, para sa kapayapaan, Panginoong Diyos, upang sa ganun, Panginoon, ng mga sakop na yan ay para lamang sa Pilipinas. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, kasama ang panalangin ng Panginoon sa kabuuan ng Palawan Methodist Regional Conference at sa lahat ng leadership, lalo na sa leadership ng aming Regional Bishop Roger Marquez. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes, gayon pala sa ating kapatid na how are you, my dear Arlene Sacastropes? Yes, hallelujah, praise the Lord. Kumusta ang kalagayo dyan sa batang Abu Dhabi? United Arab Emirates, shout out to at God bless sa Sacastropes family, Sacastropes family. Palapakan po natin na sila lahat dyan ng kanyang comment. Hey, good morning po. Thank you very much. Good morning with one image of prayer. Puri ang Panginoon pagkayo ka dyan at kumusta lahat po ng mga Pilipinas dyan sa batang Abu Dhabi? Yes, gayon pala sa ating kapatid na how are you, my dear Antofelia? Yes, nice to say to you that we miss you and lahat po ng mga kapatid ninyo at lahat po ng mga tangonan kan dyan sa bandang San Mateo Isabela, Santiago City. Yes, puri ang Panginoon at God bless Garcia family, tangonan family. Palapakan po natin sila lang dyan at kayo na kabuuan ng Santiago City, Isabela. Hallelujah, praise the Lord at kanyang comment. Good morning, Bishop and family.
Thank you very much at likewise at ganyan ang kanyang added comment watching here at Santiago City. Palapakan naman natin Santiago City at ganyan ang sa ating kapatid na Dexy Excelsis Don Diego Latawan. Yes, nice to meet you again in this live streaming. Shout out to you sa bandang Tokigaraw City, Cagayan. Yes, God bless Don Diego Latawan family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord at kanyang comment. Praise His name. Oh, how sweet. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At ganyan ang sa kapatid na Auntie Opelia Tangonan Garcia. Kanyang comment ay blessed with a prayer na meron pong dalawang star. Palapakan natin po yung thank you very much. Purihin natin yung Panginoon Diyos at ganyan ang sa kapatid na how are you my dear yes, Pastor Baby Bulgado dyan sa Batang Diparo United Methodist Church. Yes, Barangay Diparo ng City of Calongan Metro Manila. Shout out to Lord dyan at God bless Bulgado Family of Course of Ministry and Leadership. Palapakan natin sila lahat dyan. Yes, kumusta na yung anak mo na Hope Bulgado? Yes, nope. Connie Bulgado, na-operahan na ba ang kanyang bukol sa tiyan? Kumusta ang kalagayan niyan? Yes, nice to know kung ano po ang kalagayan niya. Hallelujah ang kanyang comment. Good morning, happy Sunday to all. God bless you all. Maraming salamat, gaya di ba lahat po sa inyo dyan. Gaya di ba lang sa ating kapatid na yes, how are you my dear Carmelita Capuli. Yes, kaanibo ng Beps Methodist Church. Beps Maribelas Bataan. Shout out to dyan at God bless Capuli family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay blessed Sunday morning everyone. God bless us all. Thank you very much at same to you all. Gaya di ba lang sa ating kapatid na let me tell you na dato added comments. Salamat po Panginoon sa kapayapaan, kaloob po ninyo, tunay po na ang tunay na kapayapaan ay sa inyo po nagmula. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kaganyan mo lang sa ating batid na kumaring Lennon Alsaga. Yes, at lubid dyan sa Batang Balabon City, Metro Manila. God bless Alsaga family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment, good morning, blessed Sunday to all. Be safe always. Thank you very much at gayon din lahat po sa inyo dyan. Gayon din ang kapatid na yes, how are you my dear Lola Bell? Dyan sa Batang Kaanib po ng Capital Methodist Church, City Balang Abataan. Shout out to Lubidyan at God bless Lola Bell and the whole family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah. Ang kanyang comment, magandang umaga po Bishop Litan family at sa lahat po ng mga ka-ride on na ministry. Keep safe po. Thank you very much. At ganyan din lahat po sa inyo dyan. Ganyan ang kapatid na how are you my dear Ednalina Nebreha ng Kiel. Miss you. Yes. Kumusta kayo dyan sa bandang Moscow, Russia? Yes. Kumusta mga Pilipinas dyan? Kumusta dyan? Nag-yayelo pa rin dyan. May mga snow pa rin. Yes. Pangingat kayo pagpalay ng Panginoon. God bless Nebreha ng Kiel family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Yan. Siya po ay kanib ng Marvelous Faith Methodist Church ng Calamba City, Laguna. Yes. Palapakan naman natin ang church dyan. Marvelous Faith Methodist Church at gayon din Marvelous Faith Methodist Church ng Calamba City, Laguna. Yes. Sa kanyang comment, thanks be to God. Puri ng Panginoon. Yes. Palapakan natin thanks be to God. Gayon naman sa ating kapatid na yes. How are you my dear Nehemias Orpiano kaanib po ng Malabon Central Lunato Methodist Church. Yes, Malabon City, Metro Manila. Shout out to at God bless our Piada family. Ang kanyang comment ay praise God. Purihin ang Panginoon Diyos at ganyan mo lang sa ating kapatid na Vilma Domingo, kaanib po ng Pansol Medellin Church, Pansol Dilman, Quezon City, Metro Manila. Shout out to at God bless Domingo family. Palapakan po natin sila lahat yan. Ang kanyang comment ay blessed morning po sa buong pamilya po. God bless us all po. Thank you very much at likewise. Ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you my dear Romulo R. Sebastian. Nice to meet you again, at puri ang Panginoon at shout out to Lubid dyan sa bandang, yes, Santiago City, Isabela. Yes, God bless Sebastian family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Yes, Pastor Noy is watching. Puri ang Panginoon. Yes, puri ang Panginoon. At Pastor, hallelujah. At ang kanyang comment, added comment, God bless you, Bishop, your family and your ministry, Ride On Ministry, and to all brethren in Christ. Thank you very much, Pastor. Puri ng Panginoon, please extend prayers to your family. Gayun mo lang sa ating kapatid na Rolando Cardenas dyan sa bandang kaanib po ng Church Medi Highway, si Patito Bacor Cavite, sa ating kapatid at Gilmes Cardenas family. Palapakan po natin ang kanyang comment. Good morning, Bishop and family. Thank you very much at gayun lang po sa inyo dyan. Good morning, gayun mo lang sa ating kapatid na Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Metropolitan Conference. Shout Lubidyan at God bless Lapitan family and your ministry and leadership. Palapakan po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay good morning po sa lahat. Thank you very much at good morning din. At gayon mo lang sa ating kapatid na Pastor Baby Bulgado at comment, amen po. Palapakan natin ang Panginoon. At gayon mo lang sa ating kapatid na yes, yes, Jasper Jan Reyes. Nice to meet you in this live streaming. Yes, yes, yes.
Ikaw ay pastor na, yes, pastor ka. Ikaw si Pastor Romel Manglikmot na nandyan sa isang establishmento ng isang priest sa bandang nabang lugar yan, nabang yung katabi ng bandang Bulacan yan, yes. Bulacan, nakalibutan ngayon yung lugar na yan, yes. Katabi ng yung isang city na malaki dyan, yes. Malapit din sa bandang San Rafael. Ano bang kasunod ng San Rafael? Yung Baliwag, yes. Baliwag yung katabi niya. Pag, yes. Puri ng Panginoon Diyos, paalapaka po natin na sila lahat dyan. Nakakalimutan ko yung nasa orphanage, yes. Puri ng Panginoon Diyos at God bless you, yes. Brother Pastor Manglikmot, please extend my regards to Father and to all the beneficiaries of the ministry of the orphanage yan. Yes, napakalawak po na orphanage to. Yes, puri ng Panginoon, and may the Lord continue to bless this orphanage, the leadership of Father, and of course your ministry and leadership too. In the mighty name of Jesus Christ, yan ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon ng kanyang comment ay God bless you po. Thank you very much. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Salamat po sa mga comments. Salamat po sa mga magko-comments pa. At gayon din sa lahat po na nakibahagi sa Ride On Ministry. Hindi man madetermine ang inyong presence. Ang alam ninyo na kayo po ay kasama at in-acknowledge po natin at gayon din po sa mga manood pa after this live streaming. Yes, po rin ang Panginoon. Ang oras sa pagkakataon na ito, alas 12:00 ng katangtaling hatapat, at ang Ride On Ministry ay pansamantalang nagpapaalam na po sa bawat isa atin mula episode 419 tungo sa mga episode pa na atin pong lalakbayin. Purihin natin ang Panginoon Diyos mula Lunes hanggang Sabado ay alas 9 ng umaga, at gayon din araw po ng Linggo alas 10 ng umaga. Purihin natin ang Panginoon Diyos at ibalik natin lahat po ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon Diyos, and may we enjoy the whole day and may we enjoy the whole week na ating pong harapin victoriously with the joyfulness and with the steadfast faith in the Lord Jesus Christ. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. Yes. Ibalik natin ang lahat ng ating mga papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Babay po sa bawat isa atin. Hallelujah. Amen at amen sa ating Panginoon. God bless you all. Hallelujah.